So hi, it's me Bennett, and for today's video, I'm so excited. You know it why? Darating ngayon ang aking anak. I'm so excited na it's been 3 years na yung huli kaming nagkita. So and now papunta na siya rito and pupunta ako ng airport, Dubai Airport now para sunduin siya. Samahan niyo ako. Let's go. PR 658 605. Okay. Ano ba to? 30 minutes na lang bago dumating yung anak ko. Pero iba't ibang emosyon yung nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung ba't ako naiyak. Hindi ko alam. So, hindi ko alam. Siguro, excited, ganun. 30 minutes na lang. Andito na siya sa Dubai. 5:37 na. So, waiting lang ako. So, ito na ang aking Junakis. Nakita na kami. Ay, naglag kayo ma. Oo. Diba? Wala pa akong makeup man. So, yun na nga guys. Kakwento ko naman sa inyo kung paano ko sinimulan yung pagkuha sa kanya. So, nag-search lang ako sa Facebook at yun nga, at saka, I mean, dati pa, nung pag umuwi ako ng Pinas, si Pinoy Tourism na yung kinukuha kong ano, sa ticket papunta rito, ay papunta sa, ano, sa Manila to Dubai. Tapos ngayon, tinaray ko naman na yung anak naman yung kukuhanin ko, so sa tourist visa, no. Kinuhanan ko siya ng 3 months visa, which is 2,800 for 90 days. Pero kung gusto nyo naman na 1 month lang, meron naman siyang 2,300. Ayun ang price niya. So, maraming thank you kay Pinoy Tourism, kung hindi dahil sa tulong nila, mas lalong lalo na kay Miss Athena. Siya yung tumulong sa akin, siya yung naging agent ko doon. So, ayun, tinuruan niya ako sa lahat, tinulungan niya ako kung paan, ginaid niya ako kung paano gagawin ko, kung ano pa yung mga requirements na kailangan ko, yung wala ako, nagpatulong ako sa kanya kung paano gawin, mga ganon. So, ang mga requirements nga pala ng mga, ay, ng residence visa, ay, may, so, ang requirements nga pala ng pagkuha ng tourist visa, para sa requirements ko, kailangan ng residence visa, tapos passport copy, invitation letter, and don't worry, tutulungan naman kayo ni Miss Athena or ng any agent ng Pinoy Tourism about sa mga ano invitation letter, ganun. So, nasa na pa tayo? Residence visa, passport copy, invitation letter, salary certificate or bank statement, and UAE tenancy contract. Updated OWA or OAC, and proof of relation like PSA birth certificate or kung asawa nyo, PSA marriage contract, ganon. At para naman sa mga kukuhanin nyo, ang requirements nila ay original passport nila, tapos yung approved na UAE tourist visa, tapos confirm 2-way ticket and negative COVID test. So, within 72 hours. Dapat valid yun bago ka ano, umalis. Show money, at least like 2,000 dirhams. Or if
we convert in US dollar is like $600. And PSA contract. I know. PSA birth certificate ng anak mo or asawa mo. So that's it for now, guys. I hope it helps sa mga pinagsasabi ko dito. Sana makatulong sa mga nagbabalak kumuha ng visit visa or sa mga nanay or kapatid or any na nagbabalak kuhanin ng anak, asawa, boyfriend, girlfriend, yun, magulang, parents, ganun. Sana makatulong kahit kaunti dun sa mga pinagsasabi ko. So, that's it for now, guys. Hopefully, for the next video, yung anak ko naman na magkukwento sa inyo ng na-experience niya dun sa Pinas papunta dito. So, antayin yun. So, for now, bye-bye. And for those who didn't subscribe on my YouTube channel, please subscribe and push the notification bell as well, so you can notify every time I upload a new videos here on YouTube. Thank you for watching.